little videos. Masarap din ang pagkain dyan sa Silver Youth Restaurant. Seafood Restaurant. Nagmumotor na siya dati pero mula nung pandemic regular na yung pagmumotor niya. So tiwala naman ako sa kakayahan niya. Daan-daan lang ang takbo. Sinabihan ko naman na siya huwag niyang lalampas sa limit niya. 50, 40 lang yung takbo niya, hanggang doon lang, huwag na niyang lalabas. Mas maganda, matagal kami sa biyahe. At least safe kayo na narating. So, bali, road trip namin hanggang Baguio. Para malong drive na rin yung motor niya. Kasi hanggang sa trabaho lang niya, pangkasinan lang yung motor. Hindi pa natin drive ngayon pa lang. Magtatatlong taon na. Kaya sige para okay, so far ang update ko sa motor natin na NMAX, nailabas ko siya noong June. So after 6 months na paggamit, number 1 na easy niya yung mabilis na mag-drain yung battery. Yun ang number 1 na issue na na-encounter ko sa EPATS version 2. Unang-unang problema na-encounter ko sa kanya. Hindi ko lang siya na-start na warm up ng 2 days. 2 days, 3 days, wala na. Lubat na siya. Na dalawang beers ko na-try. So dalawang beers din ako sa pa-secure. Experiment ako. Tinanggal ko yung Y-Connect. Hindi ko na binarik. So nag-experiment ako na mga ilang araw. Ginawa mong 5 days yata. No, 6 days. Kung mag-drain pa rin yung battery. So after 6 days, after 5 days, yung pang 6 days,
6 days, yung pang 6 days niya, i-start ko yun, one click. Nag-start ko, confirm na yung Y-Connect ang nagiging problema natin sa pag-grid ng battery ng NMAX natin. Sabagay yung Y-Connect, hindi naman original na ginagamit, kaya tinanggal ko na. Balik ko na lang kung kailan kinakailangan na makakuha ng info sa motor na yun ang gamit ng Y-Connect. So the meantime, hindi ko muna siya ibabalik para hindi na tayo kakabahan na pag nakalimutan na hindi nito, kasi hindi ko naman araw-araw ginagamit ng motor. Kaya i-save ko muna yung Y-Connect. Yun lang, update ko sa fast drain ng battery. Confirm na yung Y-Connect ang nagpapalubak ng battery natin. Speaking sa battery, okay naman siya, malakas. Mahal-mahal pa naman ng battery. Kung nakalin ha, alala nga ako, baka battery ang problema. Sabi ko hanggang basta ko ng battery na yung stock yung ganito, stock natin mahal, mahabot yata ng 4K yun. Kaya na lang, buti na lang nalaman natin na yung Y-Connect pala ang problema. Yung mga sumunod na issue nito, yung ang lumalabas after 6 months, medyo lumalabas yung pagtatagtag niya, matagtag. So kailangan ma-repack. Dahil yun ang advice nila, kailangan ma-repack yung box natin sa harap. Yun lang naman, yung dragging issue so far wala pa akong nararamdaman. Siguro pa umpisa pa lang, kasi medyo nanginginig ng konti. Paumpisa pa lang, pero manageable pa rin yun. Normal pa rin. And nasa 3K na tayo eh. Oo, kaya kailangan ipa-check up ko na yung panggilid. Sabay change oil na rin pala. Click kasi ni Mrs. ano eh, after 2 years. Pagka 3 years na. Saka lang sa panggilid. Ang tama niya ano eh, hindi naman naublong, pero meron siyang gasgas. Minor lang, pwede pa siyang gamitin, pero pinapalitan ko na kasi inulong drive. Kaya yung bago. Yan. Ramdam na rin yung run yung ginaw. Yung lamig ng Baguio, lamig na pinggit. Si wifey tinanggal pa yung jacket niya, nainitan pa na yun. Yung pula
po, hindi na niya naramdaman na yung tabi. Ay, okay. Okay.